laging kasi positive po tayo. Resurrection Chaser po ito. Congratulations. And ma'am, ano po ang kaibahan natin sa ibang mga ganitong klaseng negosyo ng mga cosmetics para po sa ano yung maipagmamalaki ng Mira kung bakit kayo dapat ang piliin para mag-supply sa kanilang mga skin clinic. Then, so, and ano pa po ang gusto natin na marating? Thank you po. Ang ganda ng tanong mo, parang nasa Miss You ako ah. Alright, happy morning! Ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser. Narito po tayo sa Cabuyao, Laguna City. At para pag-usapan naman natin ang kagandahan para sa mga kababaihan at kahit mga kalalakihan, dahil ang pinag-usapan dito hinggil sa skin at mga sabon, yan po ay meron dito magaganap na grand launching ng isang cosmetics. Natural po lahat yan. Sila po ay maging supplier. Pero alam niyo po ba mga kababayan, napakaganda na story pala nito ng may-ari na si Miss Merazol Bituin na dating OFW at natulungan nga ng OWA at nabigyan ng napakaliit na puhunan pero katamtaman lang naman din yon. Pero napalago niya dahil nga sa kanyang pagtitipid, yung nagtatabi para po ay makaipon. At patuloy-tuloy lamang pakinggan po natin sa kanyang mga interview na ginawa po na kasama nating mga mamamahayag na naimbita dito sa grand launching ng Mira Natural Soap and Cosmetics dito sa Cabuyao, Laguna City. Kaya tuloy-tuloy lamang po ang pagsubaybay at marami po tayong mapapanood sa kanya na simple pero yung pala ang magiging hakbang or unang hakbang sa pag-unlad. Kaya po talaga naman hindi tayo dapat mawala ng pag-asa, ano po mga kababayan, dahil wala po pala talagang imposible kapag po ay mangarap tayo at merong kasing gustong ipaabot din si Miss Mira sa ating mga OFWs na tuloy-tuloy yung kanilang pag-a-abroad, mga ganon. So, paano rin siya nagsimula sa ganitong klaseng negosyo at bakit niya to pinasok? Kaya, panuorin lamang itong buong grand launching hanggang sa kanyang interview. Sa media, maraming salamat din dahil sinuportahan niyo ako simula hanggang sa huli. Kasi sila din yung naging bahagi at lumaganap ako sa pamamagitan ng media. Thank you so much po. So, hindi po talaga madali magsimula ng isang negosyo. Madaming training ang kakaharapin. Maraming emotional roller coaster ang kakaharapin. Pero sa suporta ng maraming tao, nagawa po ito ni Mrs. Mira. So, for this part, we would like to acknowledge the presence of our kapitan, Jervis. Pangalawa po, nagpapasalamat po ako sa Dahil Ma'am Mira. Dahil hindi niya po nakalimutan na imbitahan sa kanyang business, no? At kinagagala ko po at isang karangalan po ang maimbitahan sa ganitong pagpukulong o pagdiriwang, no po. Kasi po, ako po ay bilang isang kapitan, natutuwa po na meron po akong kabarangay na unti-unting umuunlad po sa larangan po ng pagninegosyo, no po. Katulad po ni Ma'am Mira, at congratulations po ma'am sa maganda niyo pong hanap buhay. At iling ko po sa ating Panginoon na patnubayan lagi kayo at lalo pang i-bless ang inyong pamilya at negosyo. Na sa ganon, mas marami pa po kayong matulungan na kabarangay namin. Ano po. Dahil po sa business niyo, hindi lang po pamilya niyo po ang naulan. Ganon din po doon sa mga nabibigyan niyo po ng trabaho po dito sa aming mga kabarangay. Kaya blessings po kayo na dumarating po dito sa Barangay Mamatid. Kaya po, hiling po ng inyong kapitan na mas lalo pang palaguin ng ating Panginoon ang inyong negosyo. At nandito lang po ang inyong kapitan at ang bumubuo po ng sanggunian ng barangay para po suportahan po ang inyong negosyo. At ganun din po sa aming mga kabarangay, kung sino man po ang panawagan na din po, kung sino po yung mga ganito pong hanap buhay or kahit po ano pong uri ng negosyo, nandito lang po ang inyong lingkod para po suportahan ang inyong mga hanap buhay. Kaya po sa inyo pong lahat,
kung meron po naman ditong mga galing sa mga malalayong lugar na po, welcome po kayo sa barangay namin. At hindi po kayo, feel at home po. At hindi po kayo ituturing na iba dito. At lagi po kayong welcome dito po sa aming barangay. Yun po, muli po, maraming maraming po salamat sa inyo, Ma'am Mira. At nandito lang po kami para gabayan o suportahan ang inyong anak buhay. Maraming maraming salamat. Thank you so much po. Nag-mold sa kanya bilang isang mabuting at magaling na negosyante ay ang OWA. So ngayon po, may we call on our regional office representative. Since wala po ang ating regional director, we would like to call on our regional office representative from OWA to give her message para po sa Mira Natural Soap and Cosmetics. Warmest congratulations and best wishes sa business niya po. At alam namin na it's a lot of hard work, dedication and passion para mag-uupo yung ating business. At nagpapasalamat din naman kami at isang balhamin sa naging daan para magkaroon po kayo ng business at mag-prosper. Rest assured na nandito lang po ang OWA at nagpapasalamat kami dahil doon sa 20,000 na Balik Pinas Balikhanap Buhay ay nakatulong po sa iyo ng malaki at ngayon ay very prosperous na po yung business ninyo. At sana maging prosperous pa rin po siya for the coming years to come. At maraming salamat po. On his behalf, we would like to call Mr. Nani Himpisao to give a message po para sa ating grand opening for today. Ako ang mayor. Pero sa akin yung panahong ako po ay kapitan. Hanggang sa gusto niyang makilala yung kanyang beauty product noon, binibigyan pa kami ng sample ng sabon. So, alam niyo naman po sa business, ako po ay nagsimula din sa maliit na business na sari-sari store. So, hanggang sa napalaki ko po yung aking business, parang sa kanya, ay nagulat na nga rin lang ako kung siya the way natatandaan ko. So, hindi ko siya malilimutan dahil nung nagbibigay pa rin siya ng ano sa amin sa barangay, ay siya yung napunta talaga sa barangay. So, kami po ay lumaki din po yung aming business. Kaya lang ngayon po ay inupahan na po ng ultra mega yung aming sawa ay mag-medyo apo na lang yung aming pinararami. Hindi na pera, pinararami yung apo na. So, ganyan talaga sa simula. Maraming pagsubok at titibayan lang ang sa pagninegosyo dahil napakalaki naman ang edad ko sa iyo. Sikapin lang na laging nakatutok tayo sa Panginoon. Alam ko naman na nadodon din kayo. At huwag tayong lulubay dahil ang lahat ng pagsubok na muling pagbubukas ng iyong business ng cosmetic at iyan ay lalawig pa at dadami pa at yayabong ang para sa buong barangay at sa buong pamilya mo. Kung... Sabi ng Diyos, kung makapagandasyon po sa salita, ang mga pastors o mga preacher, we will proceed to the tour sa ating manufacturing. Barangay in the mic niyo. Binibelcome po namin ang iyong pag-aari mula sa buong laboratory sa pangalan ni Jesus. Thank you.
labeling, coding, and packaging. The packaging material. And dito na tayo sa final. Nagsimula ang inyong karir sa negosyo? FW sa Taiwan ako nag-start as rebrander. So ang ibig sabihin nun, kumukuha ako dito sa Pilipinas na walang pangalan, tapos pinapalitan ko ng pangalan, pero coordinated din yun sa mga. Thank you. So ang struggle na na-encountered ko, sobrang dami. Una, syempre, financial, kasi hindi naman ako mayaman. So, isa akong nagsusumikap talaga para marating ko yung goal ko. Ang naging pinangahawakan ko lang syempre, nagdadasal ako, and self-motivation para ma-enhance ko yung katatagan ko sa para marating ko yung focus, yung dreams. Kaya kailangan laging mataas yung self-motivation para ano man yung hamon ng buhay, ano man ang struggle na dumating, malalagpasan natin. Okay. Forces Radio. Sa programang bali ba, parang ikaw na yung pinaka-inspirasyon. Yung target ko talaga, kaya ako naging OFW, is para makaipon ng konting puhunan para makapagsimula ng negosyo. So yun, dun ako nag-start, and then syempre marami talaga akong pinagdaanan na kung paano ako nag-ipon. So kailangan lang talaga is nandun pa rin yung focus, and then yung discipline, kailangan marunong tayo sa financial planner. Yung goal natin, kailangan focus talaga. So, kahit maliit na bagay, malaking bagay, kailangan tipid. Kasi ang goal natin is mag-ipon para may dagdag pang negosyo. Maliliwanag po ng Pinas Global. Kausap po tayo, BOST. May plano po ba kayong lumapit para sa setup adapters? Anong plano po ninyo? Ayan, magandang question yan. So, since naging medyo lapit tayo naman, cute, medyo maliit, so planning tayo na it's another big company. So ngayon is tinatrabaho na rin namin, located dito sa Bae. So 500 square meter, pwede doon ang DOST project. Dito kasi hindi namin inaccept yung setup kasi maliit kasi yung area. Nakapag-apply na lang eh. Actually, maraming beses na akong inapela ng DOST. So sabi ko, for now, meron naman akong mga naipon ng mga makina. So, okay na ako doon. Upgrade na lang ako. Okay. Mamila, if in case there's somebody na gusto mag-find para sa inyo,
to explore the business. Papayag po ba kayo halimbawa sa Taruna? Kasi meron po doon nakalaan ng mga lote na ipinagkakaloob para po doon sa mga maliliit na negosyante na nag-uumpisa pa lamang. Are you willing to do that in Bamban Taruna? Maganda po yan. Gawin po natin isang project yan para sa panibagong project po natin, gawin natin para sa pagpapalago. So, hindi, kumbaga hindi sila magpapansamin. Gagawin natin isang organization para nandun lahat. Maganda yun. Parang isang gawin natin livelihood or cooperative para everybody's happy. Lahat nandun. Yung set-up adapters, pagkalimbawang napurbana po kayo? Ang setup adapters po kasi is maraming ano po yan, maraming makina na ino-offer na for exclusive for Mira lang po. Gartong galapang para niya ang ina-try yung worldwide. It is networking. Actually, hindi siya networking online. Positive po tayo. Resurrection Chaser po ito. Congratulations. And ma'am, ano po ang kaibahan natin sa ibang mga ganitong klaseng negosyo na mga cosmetics para po sa ano yung maipagmamalaki ng Mira kung bakit kayo dapat ang piliin para mag-supply sa kanilang mga skin clinic, ganyan. So, and ano pa po ang gusto natin na marating? Thank you po. Ang ganda ng tanong mo, parang nasa Miss You ako ah. So, ano ba yung iba sa Mira? Mira is organic. So, ano yung lahat ng meron sa Mira? So, natural extract tayo. So, hinahanap natin yung mga plant derived na kung pag kinompare mo sa iba, is naiiba tayo kasi gusto natin unique at mas marami tayong mga farmers na matutulungan. At ang gusto pang marating syempre yung papalago, yung katulad dun sinabi ni Ma'am Juby na i-explore natin sa iba't ibang panig ng mundo or dito sa Pilipinas, mas marami, mas maganda, mas marami. So nag-offer kami ng na training program like dishwashing, home care products. So tinuturo namin free sa livelihood program. May export na po? May export na tayo sa iba't ibang bansa. Mayroon tayo sa Japan, Taiwan, Korea, and then Saudi, Canada, California, Australia. Halos marami na din. So, kung tayo nag-testimony sa US, and then ngayon kasi nag-a-apply ako ng tourist visa sa US para sa panibago namin healing oil. Kung yung itong mga follow-up questions na. Yung halba po itong tomato, parang yung sabon, yung mga materials niyan, tama ba? Hindi ba mauubusan kung sakaling dumami po yung supply ninyo? Kaya ba? Hindi naman po tayo nauubusan. Andito nga po yung isang supplier natin and then supportive siya. So 100% naka-support ang mga suppliers sa akin. So unique daw ako. Okay, ma'am, sa mga nakikinig, pwede niyo maitulong sa kanila individually kasi you're talking about the big group pag nagpunta sa ibang bansa. So ang ating po mga OFW, especially yung mga domestic workers, gusto na pong umuwi at makapag-start ng small business. Ano sa tingin mo ang pwede mong maitulong? Ito po yung bagong project namin ngayon ng in partnership ng OWA. Tuturuan natin sila kung paano humawak financially. Kailangan i-manage natin yung financial natin. So, kailangan meron tayong sinasabi na kailangan meron tayong 10%, 20% para sa sarili natin para hindi tayo pabalik-balik. Sabi nga nila, pag tiningnan mo, sorry sa mga OFW, na, meron kasi dito mga OFW na talagang matagal na. So ako kasi OFW 3 years now. Yung pag-iipon talagang pinakamahirap kasi maraming struggle yan eh. Siyempre, pamilya, yung batid, kailangan mong isipin tamang budgeting. So, kailangan titiisin mo lahat talaga yon kasi kung may goal ka, kailangan para sa at negosyo. Least, kasi sa negosyo, sa umpisa lang yan mahirap eh. Mag-go ka na eh. Kasi yung sabihin natin yung kinikita ngayon ng isang manok, mas pag kay OFW eh. Mas masarap dito sa Pilipinas. Kasama mo pa yung pamilya. Yes. Enhance lang natin yung financial. Yes. Yun lang talaga nagiging struggle. Which is, from the start, yun ang din ang struggle ko din yan. Sinong nasisimula ako. Alright, ma'am. Follow-up questions pa rin. Ano pa po ang maasahan sa Mira? So, may bago tayong produkto bang ilulunsad ulit?
So, Samira, nasa ano na tayo, sa mga color cosmetics kasi pampabeauty. Yes! Diba? Yung mga makeup na tayo, nasa makeup na tayo kasi tapos na tayo sa mga whitening kasi meron stable na yan, whitening, lotions. So, makeup na tayo. So, yung mga ano natin, mga lipstick, lip tint, yan, diba? Mga kagandahan natin. Diba? Nakakatawa yan kasi mga usaping kagandahan, diba? Sabi nga, kahit wala kang jowa, basta magandahan. Okay, ma'am, follow-up lang po. Meron po tayong mga interesante na mag-invest. Po natin gusto ngayon mo, is, distributor is senior. Yun. Na, mapapanghalaga. So, pwede ka mag-start kahit 3,000? Wow. Sa reseller? Kasi ako nagsimula, kung hindi niyo po tatanungin, nagsimula ako sa 3,000 na puhunan. 2014. So, paano ko ba ito pinalago? Pinalago ko ito at least pag nagbebenta ko, yung 10% ko talaga, tinatabi ko na hindi ko siya pwedeng galawin no matter what happened. Kasi yun yung fund ko eh. Bukod pa kasi, may sinasabi pa kasi sa may emergency fund ka pa, kailangan, pag nagbenta ka, hindi mo pwedeng uubusin sa ibibili. Ganon. May ilang items po yung 3,000? So sa 3,000, nagsimula kasi ako as rebrander ng Mira sa sabon. So binibili ko siya dito sa Pilipinas, ina-export ko sa Taiwan. So syempre, sa Taiwan iba yung currency doon. So tumutubo na ako doon, almost 50%. And then, yun nga, tinatabi ko, kailangan nga, pag ikaw ay pag ikaw ay merong goal, makabili ka ng bahay, sasakyan, kailangan, paglalaanan mo talaga siya. Sino si Mira? Ako po si Mira. Okay. Ilan na po ang tao natin sa ngayon? Personal yun. So, sa mga tauhan ngayon, nag-i-start pa lang ulit kami kasi nung maliit pa kami, marami kami mga tauhan na, diba, nag-pandemic tayo. So, nag-reopen ulit tayo. Mga nasa more or less 50. Ma'am, bakit itong cosmetics and soap making ang inyong naging concept of business? Ayun, gusto ko yan. Kasi, usaping pagande. Nag-start ako sa sa dishwashing and then popcorn home care products. Bakit? Kasi, lahat ginagamit natin, hindi ka naman pwedeng hindi maghuhugas ng plato, di ba? Anak lang natin at tamad maghuhugas ng plato. Yun na. And then, sa beauty products naman, hindi naman tayo pwedeng lumabas ng ganito lang wear time, di ba? So, ito yung kagandahan natin. Kahit lipstick lang, pwede na. Okay. Miss, yung inyo pong product, pure local ingredients or may imported na halo? Locally made po ang karamihan. And then, tatlo lang bansa lang naman po ang umiikot. Korea, Japan, and US. Kasi sa usaping negosyo, marami yung nagkakagulo-gulo, nag-aaway dahil yung inaagaw yung pangalan. Meron na ba kayong pag-ipagunayan sa intellectual property office? Ayun po yung ating susunod na gagawin na para kung nakaregister tayo. Para po additional fee yun, rebranded? Sa rebranding naman po, yun nga po, ako nga po approved ng FDA sa tool manufacturer. So, yung nagpapa-rebrand sa amin, parang kukuha ka sa akin ng birth tag, tapos pangalan mo, isa ka ng CEO, ganun po yung rebranding. So, napakamura po ang bigay namin, mga bulk order lang po. Kailangan pa ba ng tulong ng gobyerno sa inyo, ma'am? Ako kasi, tinulungan ako ng OWA. Kunuhan financially. So, in distress, OFW ako before. And then, tinulungan ako ng OWA, paano magpalago, and then, yung binigay nila sa aking award, napalago ko naman talaga. Kasi binagbibigay sila ng proposal, magbibigay ka sa kanila ng proposal, i-approve nila yan. Pag na-approve ka, yun nga, pangangatawanan mo na. May financial input po, wala? financial, kumbali, bigay lang nila yun, parang grant. So, ibig sabihin, talagang mayroong servisyo ang OWA? Opo, may servisyo talaga ang OWA na binibigay nila. Yung iba kasi hindi nila naiintindihan, pwede yung mga OFW pwedeng magtanong sa OWA. Kasi meron, alam ko until na meron sila yung mga umuwi na hindi natapos ang contract. Yun, meron yun. Na yung minatrato ng amo or something, overwork. Yun, pwede yun. Meron yung programang OWA. May bagong offer po ba sila sa inyo? So, may bago silang offer ngayon, yung parang open, tulong puso.
Okay. Maraming salamat po. Kami po ang mga... Tatak po natin ngayon nationwide, international. Ma'am franchise po. Anayahan niyo po. Kayang ko saan man kayo. Panik ng mundo. Kahit nasa kayo panik ng mundo, pwede kayong magnegosyo. Pwede nyo akong i-approach sa page namin, Mira Orga, Mira Natural Soap and Cosmetics Manufacturing. Pwede nyo rin akong i-message sa Facebook account Mira Paz. At yung nandito naman sa atin sa mga local, Luzon, Visayas at Mindanao, meron din. Pwede nyo akong i-text sa 0915-435-7332. Alright, so sana po na-inspire po tayo sa napakagandang balitang ito at nagbibigay po talaga ng inspirasyon sa ating mga OFWs po natin dyan na tuloy-tuloy na naglilingkod sa ibang bansa. So like ito ni Ma'am Mira, talaga nag-isip din na mag-stay dito sa ating bansa at nag-isip ng mga negosyo. Kaya bilang isang inspirasyon ay magandang mapanood nyo po ito, mga OFWs po natin. At hindi lang po mga OFW natin, kundi yung mga kababayan natin dito sa ating bansa, lalo na po sa mga kababaihan. At ma-inspire tayo dito sa kanyang mga produkto dahil organic po ito at kailangan naman talaga na ingatan natin ang ating mga balat at ang ating mukha na kung saan ay nakakasabay na rin po pala tayo sa ibang bansa. So yun naman po ang nagawa ni Ma'am Mira. Kung ano po yung nauuso doon, dinala niya na rin dito at ginawa niya ng paraan na para ma-achieve din po yung ating pangangailangan para sa ating balat, kung ano pong nababagay, dahil syempre iba naman po yung texture dun sa ibang bansa kaysa dito, at iba yung balat natin mga Pilipino kaysa dun sa ibang bansa. Kaya nariyan lang po yung ating mga ahensya ng ating gobyerno na patuloy po sila na sumusuporta doon sa mga kababayan natin na nag-iisip lagi ng kung ano pa ang maitutulong sa sarili, sa bayan, sa pamilya. At yan ay nariyan lang po ating mga ahensya ng gobyerno like OWA para sa mga OFWs. And nariyan rin po ang Science and Technology ng Department of Science and Technology. And of course, yung Department of Agrarian Reform para sa ating mga magsasaka. And Agriculture or DA, Department of Agriculture, na iba-ibang mga naisip natin ng mga innovation, ano po, at yung mga inventors din po natin. So speaking of inventors, ito si June De Jesus, ang ating kilalang inventor sa ating bansa. Marami rin po tayong natutunan lalo na sa solar, ano po. So medyo na iba lang kasi ka-interview lang natin doon. Marami pa palang tuloy-tuloy, ika nga may pagbabago, sabi niya nga. Kaya hindi tayo dapat manatili lang kung ano yung nakikita natin na pwede pang ipasulong sa isang mga produkto, kahit anong klaseng produkto na kung hindi natin alam na balang araw pala at ang mga kababayan natin mismo ay ginagaya ng ibang bansa, ano po. Kaya alam mo yung, alam ko, naniniwala tayo na matalino po talaga mga Pilipino. So yun lang, kailangan lang po talaga natin ang kumilos at makinig, magmasid at mag-usisa. So yan po ang ginawa ni Miss Mira Bituin, kahit talagang pinaninindigan niya yung kanyang apelyedong Bituin, dahil ibig sabihin nasa kaitaasan yun, di ho ba? So malawak yung kanyang pagtanaw. Kaya ang taong malawak ang pagtanaw ay malayo ang mararating. Kaya lagi tayong mag-isip. Sabi nga, Think Horizon, palike po sa ating FB page, ang Think Horizon, para sa mga mahilig maghugot, pero ang hugot natin ay makabuluhan at makatotohanan. May ano, hindi yung hugot lang na puro po negatibo. So, doon tayo sa positibo para po ay umunlad ang ating sarili at ang ating kabuhayan at yung mga pananaw po natin. Alright, so sana po tuloy-tuloy lang po tayo na sumubaybay dito sa ating online news, sa Happy Morning Show at sa iba pang mga social media account natin sa FB and sa TikTok. May Happy Morning na rin po doon. Kailang konti pa lang po ang nag-follow. Kaya sana ay tuloy-tuloy po tayo para sa mahilig sa mga balitang makatotohanan, makabuluhan, at nakakaganda ng ating buhay
dito lamang po yan sa ating programa Happy Morning Show. Ang inyong lingkod, Narisa Piscos, aka Miss Horizon Chaser. I love you all. Happy morning, Miss Horizon Chaser, and I thank you for continuing to cover science, technology, events. Please continue to do that, and we hope that we'll be able to work together. Happy morning, Miss Horizon. Thank you very much for coming. Miss Horizon, kailangan kang maghanda kasi ang ating Pilipinas ay pwedeng bisitahin Bagyo, Lindon, pagsabog ng vulkan at tsunami. Maghanda ka at palitinin ng mga mahal sa buhay at isama mo na yung mga listeners. Good morning, Miss Horizon. Good morning, Miss Horizon Chaser. Good morning. Happy morning, Miss Horizon Chaser. Yeah.